Bilang isang tao na may pakiramdam at rasyonal kumag-isip, magmahal at makiramay ay likas na sa atin. Ang humanga sa taong may kakaiba at angking galing sa mga bagay-bagay at larangan, o kaya naman ay humanga dahil sa ganda ng pisikal na hitsura ng isang tao. Subalit hindi may iwasan na ang paghanga na mayroon tayo sa isang tao ay nauwi sa isang bagay na hindi natin minsan inaasahan na mangyayari, lalo na at nawawalan tayo ng kontrol sa ating mga sarili paminsan-minsan. Magandang araw. Bago pa man ang lahat ay nais ko lamang sabihin sa inyo na isa ako sa masugid na taga-subaybay ng programang ito. Nakagawian ko na ang makinig mula sa programa nyo kapag ako ay may libreng oras o nais na magpalipas ng oras. Ako nga pala si Aaron, isang closeted gay at 23 years old na tubong Quezon Province. Nakasalukuyang nag-aaral sa isang pamantasan dito sa Maynila. Ang kwento na aking ibabahagi ay patungkol sa aking sariling karanasan kasama ang isang lalaking hindi ko lubos akalain na mararanasan ko sa kanya ang lahat ng first time sa aspetong sexual. Bago akong magsimula ay nais ko lamang liwanagin na nangyari ang lahat ng karanasan kong ito noong 19 anyos na ako. Bagaman kakaiba at rated as PG ang kwento na aking ibabahagi, ngunit alam kong kapupulutan ito ng aral, lalo na ng mga katulad ko. Bata pa lamang ako ay alam ko nang may kakaiba sa akin. Hindi kasi ako katulad ng mga lalaki na kaedad ko. Sa halip kasi na kotse-kotsehan o hole ng nilalaro ko, ay nakahiligan kong laruin ang Barbie doll na laruan ng mga kalaro kong babae. Gayunpaman, tanggap ako ng pamilya ko kung sino at ano ako. Noong bata pa ako ay masaya at proud ako na purong babae ang aking mga kalaro. Laro roon, laro rito. Gayon pa man kahit na lalamya-lamya ako, ay never akong nagpabaya sa aking pag-aaral. Sa katunayan ay isa akong top performing student at isang consistent academic awardee mula kinder hanggang high school. Bagay na ikinakatuwa ko at ng aking mga magulang. Nang tumutong ako sa senior high school ay lumipat ako sa ibang school kung kaya ay panibagong adjustment na naman ang aking ginawa. Hindi katulad nung junior high school na puro babae lamang ang aking kaibigan. Nang ako ay mag senior high na, ay napabarkada na rin ako sa mga lalaki. Ngunit hindi pa rin nagbabago ang aking pagkatao. Lingid sa kaalaman ng aking mga barkada ay isa pa rin akong closeted gay. Mahirap naman sa aking parte ang aking sitwasyon pero kinaya ko naman hanggang sa makapagtapos ako ng senior high school. As always, isang honor student na may maigting na pakikipagkaibigan sa aking kapwa. Mayo 2019, bakasyon noon. Ngunit sa halip na magpahinga ay kinamit ko ang oras para ayusin ang mga papeles na gagamitin para sa pagpasok ko sa kolehiyo. Magastos at nakakapagod. Dalawang salita na aking naranasan bilang isang estudyanteng taga-probinsya na nagbabalik mag-aral sa isang pamantasan sa Maynila. Sa awa ng Diyos ay matagumpay akong nakapag-apply, natanggap at nag-enroll para sa bagong school year. Sa wakas, worth it lahat ng gastos at pagod. Ramdam kong mahal ako ng Diyos at alam kong sumasang-ayon sa akin ang panahon. September 2019 nang ako ay lumuwas ng Maynila mula sa Quezon Province para sa nalalapit na pasukan bilang isang first year student. Kabado man ako noon ngunit palagi kong iniisip na malapit na ako sa finish line at matutupad ko na ang mga pangarap ko para sa akin sarili at pamilya. Katulad ng sitwasyon nung lumipat ako sa ibang school nung senior high school. Back to zero ulit ako bilang isang freshman sa college.
walang kakilala, bagong kapaligiran at panibagong adjustment na naman ang aking gagawin. Nang umupa ako sa isang dorm sa school, ay hindi naging madali sa akin ang lahat. Tatlong araw na lamang noon bago ang first day of school ay magkahalong kaba at excitement ang aking nararamdaman. Kaba na baka malaman ng aking magiging kaklase ang tunay kong pagkatao. Kaba sa mga panibagong lesson para sa kurso na aking pinili. Ang excitement sa mga magiging kaganapan bilang isang certified college student. Dumating na nga ang first day of school. Sa wakas, certified college student na ako sa kursong Bachelor of Science in Architecture. Pinili ko ang kursong architecture dahil may talento rin ako sa pagguhit at hindi naman sa pagmamayabang ay matalino rin ako sa mathematics. Nang pumasok ako sa room para sa first subject ay isa lamang ang aking napansin, ang katahimikan. Medyo kabado ako noon kung kaya umupo ako sa bandang hulihan ngunit nagkaroon pa rin kami ng seating arrangement. Sa ginawang seating arrangement sa unang araw ng pasukan ay nakatabi ko ang isang lalaki at ito ay si Nico. "Hi, ano pangalan mo?" Ang pinakaunang tanong ko sa kanya. "Ako si Nico. Ikaw, ano pangalan mo?" Balik na tanong niya sa akin. "Ako si Aaron. By the way, taga saan ka ba?" Ang nakangiting sagot at tanong ko sa kanya. "Taga Makati ako, ikaw?" Ang sagot at tanong naman niya sa akin. "Taga Quezon Province ako. Medyo malayo rin kaya nag-dorm na lang ako. Buti ka pa, malapit lang mula sa school natin." Ang sagot ko naman sa kanya. Sa simpleng pag-uusap namin ni Nico nung first day of school ay hindi ko akalain na magiging close friends kami. Kung i-describe ko si Nico sa panlabas na inyo, siya ay matangkad, sakto lang ang laki ng katawan, may itsura, mabango, malinis sa katawan at matalino. Idagdag mo pa riyan ang pagiging mabait niya. Bilang isang college student, naniniwala ako sa kasabihang no man is an island. Kaya naman lubos ang aking pasasalamat sa friendship na nabuo naman ni Nico. Hindi ko lubos akalain na magkakaroon ako ng isang kaibigan na maituturing ko bilang isang kapatid. Sa unang semestre ng pasukan ay halos magkasama kami ni Nico na kumain, gumawa ng schoolworks at sketching, maglaro, pumunta sa mall kapag free time at marami pang iba. Base sa aking obserbasyon ay maisusurvive ko ang college life ko kung makakasama ko si Nico sa loob ng 4 na taon. Bukod kasi sa description na ibinigay ko patungkol sa kanya, ay hindi maikakaila na napaka-responsable niya bilang isang mag-aaral, kung kaya ay humahanga ako sa kanya bilang isang kaibigan. As a closeted gay, naging crush ko nga si Nico, ngunit alam kong hanggang doon lamang yun sapagkat alam kong straight siya at may girlfriend na sa loob ng 2 taon. Yun nga lang ay LDR ang kanilang relasyon dahil sa ibang pamantasan nag-aaral ang girlfriend ni Nico. Dahil sa closeness na mayroon kami, ay hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng kung anong init sa katawan sa tuwing mapapayakap o madidikit ang aming mga katawan. Pero alam kong may boundaries at respeto ako sa kanya at alam kong hanggang doon na lamang yun. Nang kami ay naging sophomore students na, ay dumagdag na rin ang mga responsibilidad at paperwork, ngunit hindi naman kami nahirapan dahil nagtutulong-tulong kami ni Nico sa mga gagawin. October 2020, habang gumagawa kami ni Nico ng aming blueprint na ipapasa para sa aming midterm, ay na-invite niya ako na pumunta sa kanilang bahay. Yun ang unang beses na makakarating ako sa kanila. "Ron, birthday kasi ni Mami sa Friday. Baka gusto mong pumunta sa amin? Gusto ka rin nila Mami at Daddy na makita."
at makilala. Naikwento na kasi kita sa kanila. Ang sabi ni Nico, "Pwede naman Nick, pero medyo nahihiya ako eh." Ang wika ko naman sa kanya, "Ha? Nahiya ka pa talaga sa akin eh. Ang tagal na natin magkakilala." "Sige na kasi, tumango ka na. Kapag hindi ka pumunta, di na kita papansinin, bahala ka." Ang may pangungulit na sinabi ni Nico, "Sige na nga, baka kasi di mo ako pansinin eh. Mahirap na." Ang sagot ko naman na natatawa, "Nice, kapag gabi na, ipapahatid na lang kita kay Dad sa dorm mo." Ang wika ni Nico, "Ano ka ba? Nakakaya. Kaya ko naman mag-commute." Ang sagot ko naman, "O sige, ikaw ang bahala. Pero basta ah, sumama ka sa akin na pagkatapos ng second subject natin sa hapon." Ang paninigurado naman ni Nico, "Oo nga, kulit naman ito eh." Ang sabi ko naman, dumating na nga ang araw ng Biyernes at isinama ko ni Nico sa bahay nila. Tama nga ako sa aking naiisip na may kaya sila Nico at nakatira sa subdivision. Higit pa riyan, base sa pananamit at gamit ni Nico ay hindi nga maikakaila na may kaya sila. Kahit ganun pa man ang estado ng buhay nila, ay wala akong nakikitang kayabangan sa kanya. "Ron, huwag kang mahihiya kina mami at daddy ha. Mabait naman ang mga yan." Ang sabi sa akin ni Nico, "Sige Nick." Ang maikling sagot ko naman. Nang pumasok kami sa sala ay kaagad naman akong pinakilala ni Nico sa parents niya at kaagad din akong nagmano sa kanila. "Mano po tito, mano po tita. Ako po pala si Aaron, ang kaklase ni Nico. By the way, happy birthday po tita." Ang sabi at body ko sa mami ni Nico na may halong ngiti. "Salamat Aaron, ako pala si Lalaine, ang nanay ni Nico. Buti naman at nakapunta ka at least nakilala ka na namin ng asawa ko." Ang sagot naman sa akin ni Tita Lalaine, "Salamat Nico, napakagaling mo naman, taga Quezon Province ka pala. May relatives din kami dyan pero madalang lang kami na bumibisita." Ang sabi ni Tito Rico na daddy ni Nico.